Kamu, wala man lang advice nung ano? O nagpakliri sa inyo, o hindi naman, galing sa Malacanang, eh sigurado po ay matuto kayo. Ganun din. Both sides na raw daw, bawal. Pero tinanong ni ma'am, no? Para aware din si ma'am. Ayan, dapat ma'am, alamin nyo ulit doon sa barangay para ano, baka mamaya, tawa. Sir, taga barangay Bahay Toro. Ito sir, mga dayo lang talaga. Oo, sabi nung kapitbahay natin na... Ah, dito? Taga rito. Ayan, tanong natin sir. Sir, pag ganito sir, galing tayo doon sa kabilang street lang, pwede nang hatakin to. O bibigyan pa rin ng... Ayun, bibigyan pa rin ng... Proceed tayo doon sa subject operation. Ayan, sunod lang tayo. Tara. Kaya... Pero hanggang ngayon kasi wala pa yung ano, yung may-ari nito. So, ready lang yung sasakyan na yon. Ready lang yung tow truck. Para nga... ngayon, no? Wala pa rin yung may-ari kaya yun, napag-desisyon na ito na to. Kasi talagang reklamo rin ng barangay. May complaint sa kanila rito. Ano ngayon yung ano? Maano ngayon yung panahon? Maulan-ulan. So yung ginagawa na rin ng violation ticket at siyempre gagawan din doon ng notice para bigay doon kung sino yung witness o kaya kung halimbawa biglang dumating ay maabot sa kanya para bayaran niya doon sa may tumana Marikina. Ayun, ginagamitan na ng winch, yung hinahatak na ng winch. Ayan, nasakay na. Hanggang ngayon, wala pa rin yung may-ari, hindi dumating. Yung isang sasakyan, natikitan naman. Ayun, hindi lang natin napakita kasi nakapokus tayo dito sa sasakyan na ito. Natikitan yung isa. Pero nagsabi sa atin, no, mga residente dito na asar na asar daw sila pag may mga nakapark. Kasi, biruin nyo ito, corner from
doon sa lugar na yon, eh pag kumanan sila dito sa Road 19, eh, hindi sila makapasok na maayos kasi may mga naka-double parking. So, ayan, dadali niya sa Tumana, Marikina, at doon nila tutubusin ito. Kaya sila tayo sa operation. So, ito yung ano, yung notice. At siyempre yung ticket na bibigay doon sa pwedeng maging witness. Kagaya nung si Kuya, pwede siya maging witness. Kasi wala yung may-ari. So, yun. Tara, sunod tayo sa operation. So, dito sa Road 21, corner Road 18. So, meron mga sasakyan din dito na naka-illegal park. Reklamo kasi talaga to ng barangay. Yun, yung payong pinaalis na. Yan. Ito yung mga nirereklamo. Yan. Yung mga naka-illegal park dito sa Road 18. Tignan natin kung ano yung mangyayari. Ayan, tanong natin sir. Sir, pag ganito sir, galing tayo doon sa kabilang street lang, pwede nang hatakin to. O bibigyan pa rin ng... Ayun, bibigyan pa rin ng 5 minutes. So, maya-maya punta tayo doon kasi parang mayroon may mga i-clear doon eh. Sir, taga Barangay Bahay Toro. Ito sir, mga dayo lang talaga. Sabi nung kapitbahay natin na... Ah, dito? Taga rito. So, mga taga rito rito. Oo, hindi pala sila mga taga rito kaya malaya sila nagpa-park. Ang problema sir, ito ay reklamo. Mga taga barangay na rin nagreklamo, ganun. Ayun. So, hanggang ngayon, wala pa rin yung may-ari. Yun ang problema, no? Pag dumating yung may-ari, obligado siyang tigitan kasi naka-illegal park siya. Then, hinahandaan na ni sir yung ano, panikit. Medyo talagang yung panahon eh maulan, kaya kailangan niya sumilong kasi mababasa yung panikit niya. So, may go signal na nakalimang minuto na rin. Ito, tignan natin to. Ito na, nakakala na. Ito yung sinasabi natin. Hanggang ngayon, yung 5 minuto, nabigyan na sila ng 5 minuto, eh, hindi pa rin lumabas yung mga driver nito. Narinig natin ma'am sa barangay mismo parang both side bawal daw. Hindi ko lang alam ma'am kasi ito clearing eh, request lang ng barangay na i-clear yung area. Both sides na raw daw bawal. Pero tinanong ni ma'am no, para aware din si ma'am. Ayan, dapat ma'am, alamin nyo uli doon sa barangay para ano, baka mamaya tawagin na naman yung MMD, clear na naman kayo. Sige po. So yun, nakakalahan ha. Pati daw tricycle. Natin, lagi nating i-remind kahit po kayo ay nasa tapat ng bahay nyo pero walang ordinansa ng barangay eh wag po kayong basta-basta magpa-park dahil pag na-request po yan yung lugar nyo ng clearing at barangay mismo ang nag-suggest o nagpa-clearing sa inyo o hindi naman so, galing sa Malacanang eh sigurado po ay matuto kayo. Ganun din po dito, dadalhin ito sa Tumana, Marikina para doon yung tubusin. Dala lang kayo ng valid license
at valid itong RCR at syempre pambayad para nga dito. Ayan, t-shirt na rin ang gagawa ng violation niya. Tapos gagawa niya ng mga taga-towing ng notice or checklist. Tapos yun, kung sino man witness kasi wala yung driver, hindi dumating. Ayan, pwede silang iwan doon at pwede silang magtanong-tanong. Ayan, sa mga kababayan natin na hindi alam, ganito po, no? Pag halimbawa yung sasakyan nyo ay nalaman nyo na nalaman nyo na impound o kaya wala sa lugar kung sakay nagparada, magtanong-tanong kayo sa paligid, no? May mga witness dyan para naman may information kayo kung saan dinala. Makikita nyo, ibibigay sa inyo yung papel na galing ng towing services. Yan. Ah, sir, yung terminal doon? Bawal din doon, wala rin lang terminal doon. So, bawal din daw. Ah, papasok kayo, sir? Ah, okay po. Oo nga, no? Hindi ba kayo naapektuhan din, sir, sa mga naka-illegal pipe? Kaya, mas pabor sa inyo, sir. Oh, kita nyo? Kita nyo, mga kasama. Mas pabor. Kasi ito, sir, parang sabi nila, parang dayo lang, ano? Sige po, dadaan na atas siya. Ang klase sa ilalim, no? Baka doon mayroong clearing doon, no? Mamaya punahan natin. Tingnan muna natin kung ano yung ganap dito. Kasi ang hirap kasi dalawang team, no? Mayroong sidewalk at mayroong traffic. Gaya nito, pag sa usapang traffic, no? Clearing operation ng mga sakyan, ito. Ando naman yung sidewalk clearing. So ito kagaya na sinasabi ko sa iyo kanina. Ayan, ayan. Ito yung checklist. Ayan, notice. Wait niya po ito. So, yun, pinakita sa kanya. No? Pwede niyang, halimbawa may maghanap, ibibigay na lang niya ate. Ano, nandiyan lang naman sila sa loob. Wala na, sakay na rin ito. Ganun din, tumana Marikina yung pumuntaan nito. Yung notice na kay ate na, siya na yung mag-aabot dito sa maruna sa sakyan. Ayun. Ito isang itim na sasakyan din yung matotawa yan. Oh.
lang yung problema rito, no? Pinaparada nila na hindi nila tapat, naka-illegal parking sila, kaya yung mga residente nagreklamo. Tumana Marikina, lagi natin sinasabi sa Tumana Marikina ang dala nito. Tamo, wala man lang advice ng ano. Kumakato kami diyan kanina. Sir, wala sir. Ngayon lang na lang ano. Nanong mo doon sa babae, kanina pa kami katok ng katok. Ay, naku, mahirap kong ginagawa. Bahay nila. Ay, nang bakit mo, hindi nyo alam nila to? Kinatok ko lang, tatanong ko po yung kapitbahay. Hindi, bakit yung kapitbahay? Hindi naman sa kanyari. Kinakatok lang namin kayo. Ay, may pakit nga. So dito, yan isang isang rider ang matitikita ng no crash helmet violation. Wala kasi siyang helmet nung mahuli siya. Nakikuya na yung violation ticket niya at babayaran niya lang yan sa bayad center. Saan siya malapit? At pwede rin sa GCash, no? Madali lang sa GCash kung gusto yung magbayad. Napakadali lang.